Hello Melgoers all over the world! Sa last episode natin dito sa Maybana Hills, siguro naman nakita ninyo kung gaano ka-crowded at kagulo during daytime. Alam nyo ba na pwede nyo siyang ma-experience ng ganito ka-romantic at ka-peaceful at night? Yes, yan ay sa pamamagitan ng pag-stay sa isa sa mga luxurious hotel na nandito na mismo, ang Mercure Hotel. Pero ang tanong, sulit ba talaga? Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, mag-subscribe po muna kayo. I-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At sa mga gagamit naman po ng Klook, please pakigamit nyo po ang aming promo code para po magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Guys, good morning! Nakita nyo naman, nandito tayo sa may limousine. Talagang bumagay sa outfit natin today. Diba? Para na ba akong businessman? Or umamin kayo, mas more on ano ko, pang DI, para akong dance instructor for today's video. So ngayon, very excited kami kasi papakita namin sa inyo, meron kaming pag-i-stayan na hotel na kailangan muna nating sumakay ng cable car. Yes, this is isa sa mga pinaka-luxurious hotel dito sa May Vietnam. So, dito na kami sa may reception ng Mercure. And then, ito na nga yun. Kailangan pa natin sumakay ng cable car para makapunta tayo dun sa may pinaka-hotel. O, diba? Ang social nun. Ito yung first time namin siyang may experience. And, ayun nga, talagang ano to, luxurious hotel to. Kaya, ewan namin kung ano kami na-enjoy. Babagay na naman kami doon. Pero syempre, di ba, minsan na-experience talaga natin dapat yung mga ganito. Para yun nga, nakikita natin at nakakasalamuha rin natin yung mga, alam nyo na, di ba? Ayan na, check-in na tayo. Magre-request tayo ng room na yung French Village yung makikita natin. Can we request for a French Village view? Ayan. Kasi syempre, dalawa lang kasi yung view dito. French Village at saka yung mountain view. Listen, kasi gusto namin ma-feel na ano, para kaming nasa mga European countries. So yun naman kasi yung vibe dito sa Maybana Hills. Kaya yun yung i-request natin. So guys, ang social. Yun naman yung mga kasabayan namin dito. Ang swerte natin, di ba? Pati dito, na-upgrade tayo from standard room, magiging deluxe room tayo. So check natin mamaya kung magkano yung deluxe room nila. Para malaman natin kung magkano yung natipid natin, guys. So, ganun talaga. Magandang pangitain. So, guys, tapos na tayo mag-check-in. Grabe, smooth lang naman yung check-in. Kaya lang kasi ang daming tao. Tapos, nabigyan na kami ng ano, voucher. Parang hotel voucher. Kasi ito ipapakita natin para dun sa may itaas. Nag-aabang sa atin, makapag-check-in na tayo. Ang nakakaloka, ang dami palang building. Ang napunta sa amin, Hotel de Paris. O, diba? Meron ding Hotel de... Hindi na namin mabasa. Ang daming klase. Hotel D. Buti na lang yung napunta sa amin, yung pinakamadaling basahin. Kasi yung ibang hirap basahin. Hotel D. Leon. Hotel D. Anyways, eto na. Okay, thank you. Sa ayan na, sinusundo pa. So, nga pala, dito, bukod yung ticket sa may ano, ha, cable car, kailangan yung bumili ng ticket for cable car. Kami, hindi na kami rito bumili kasi nag-avail na kami sa Klook. Kasi nga, syempre sa Klook, meron kaming discount. Kaya kayo din, gamitin nyo na rin yung promo code namin, Go With Mel, para magkaroon kayo na up to 5% discount. So, ano pang gagawin? I-Klook mo na yan! Guys, ito na. Sasakay na tayo ng cable car. Ito na sa Enzo. Thank you! Thank you! Hi! Thank you! So ayun, nandito tayo sa may cable car going to our hotel. Guys, lagpas 10 minutes na kami dito sa may cable car. Wala pa rin, hindi pa rin tayo nakakarating doon sa may pinaka-hotel. And wala pang 11 a.m. So, anong oras na? 10:33 a.m. So isa pa sa wini-wish namin para talagang swerte na payagan tayong mag-early check-in. Diba? Para ibaba lang namin yung gamit namin. Tapos, makapagliwaliw muna tayo, makapasyal-pasyal muna tayo. Kapag napayagan tayong mag-early check-in, talagang super lucky na natin na-upgrade. Tapos mag-early check-in. So, grabe yung experience. Ah, kasi bukas pala yung ano namin. Yung parang bintana. Ayan. Kaya, grabe. Umaano talaga, pumapasok talaga yung pinakahangin. Ramdam na ramdam nyo talaga. At lunok na ako ng lunok, guys. Diyos ko, wala na kaming nakikita. Oh. As in, nasa may ulap na talaga ako.
And this is it, guys! We are here! Ganda! Pero syempre, mamaya na tayo dito umikot. Meron yung separate vlog. Meron tayong vlog dito sa may mismong Bana Hills. Ang hinahanap namin, kung saan ba yung entrance ng hotel. Ito, susundan na lang namin. Susundan na lang namin yung mga may dalang maleta. Ganda, ang daming tao, guys. Ito na yung pinaka-entrance ng hotel, guys. Nandito na kami sa May Hotel de Paris. Ay, Diyos mio. Hi, ang dami pa rin palang tao dito. Hello. So, ayan, ang dami pa rin palang tao dito. Hindi ko alam kung another check-in na naman. Or ipapakita na lang namin yung binigay sa amin kaninang voucher dun sa may ibaba. This is it, guys! Eto na yun. Pag-check-in na tayo. Naku, Diyos ko. Hindi pa rin pala dito. Lalabas pa rin pala tayo. So, ayan, guys! Eto yung pinaka-French village. Ganitong oras, 2 p.m. Super crowded pa siya. Ayan, may mga nagpe-perform pa. So, ganyan dito. So, hindi ko alam kung saan kami mag-stay. Sunod lang tayo kay Kuya. Diyos ko, ganito ba mag-stay sa may mga social na ano? Na hotel? Ang dami-dami namin nilalakad. Hindi nga pala kami napayagang mag-early check-in. Kasi nga daw, sabi, hindi pa daw ready yung room. Pero napakaaga naman ng check-out, 10:30. Baka kasi sobrang laki talaga ng hotel. Oo, sobrang laki siguro talaga ng hotel. So, ayan. O, ito siguro na. Ayan, pinasok na naman tayong building. So, tignan natin kung dito na tayo. Let's go! Yeah, so, nandito na tayo sa lift. Ang ganda ng hotel, pero yung lift hindi masyadong kagandahan. YouTube. Yes. Hi! What's your name? Luca! I'm Pepoy! Okay, hi! Diba? Aliw na aliw siya. Hi, nandito na tayo. So, ito na yung pinaka-hotel natin. So, diretso na kaagad. Para actual yung nakikita, kung ano ba yung ano, yung itsura ng mga ganitong klaseng hotel. Diba? O, ayan, nakikita niyo pa ba? Ito pala sa mga social na hotel, madilim. Pa-horror house na tayo. So, here's our room. It's 8506. So, let's go. And then, room tour agad tayo. Kaagad-agad. Hindi marunong sa Enzo. Hindi nabuksan ni Enzo, guys. Hindi binuksan. In-assist. Ayan na. So, now, eto na kaagad. Room tour na kaagad tayo. Here's our room, guys. So, na-surprise kami. Sabihin namin sa inyo mamaya, pagpapakita na namin sa inyo. So, eto na siya. Itong room namin ay deluxe room. Partida na to, na-upgrade pa kami, ha. Ang price niya ay 7,800 a night based dun sa may Agoda website ng March 17 to 18. Pero ito, nakuha lang namin siya ng 3,600 pesos kasi nga nagkaroon kami ng voucher sa may AirAsia. So, ganun din gawin nyo. Kapag nagbubuk kayo ng mga hotels, tignan nyo AirAsia, booking.com, Agoda, and sama nyo na rin yung Klook. So, yan. So, pasok na kagad tayo dito sa may toilet. Ito yung pinaka-toilet niya. Super, super simple. As in, ayan lang siya. Ito yung pinaka-toilet, and then may flush naman. Tapos, ito na kaagad yung bathroom. So, super simple lang siya, guys. As in, pero may mga toiletries din naman. So, okay na din. And then, labas na kaagad tayo. Paglabas nyo, tatrong sa Enzo kung ano daw ito. Binuksan niya. So, pagbukas niya, naloko siya. Kasi, eto na naman. Bakit ko ba ito ginawa? Dito ako napapayo sa bukas-bukas. Kasi pagbukas niya, tada! Another pinto. So maybe, pang-connecting to, kung gusto niyo ng connecting room kapag ka-family kayo. And then dito, ayan, may umbrella, may ano silang bathroom, may dalawang water, and then meron dito coffee and tea, may fridge, and then may safety deposit box. And then lakad pa tayo. So, saan na tayo? Sige, dito na tayo sa kama. Huwag na natin pa-surprise-surprise pa. Ito na kaagad. It's a king-size bed naman in furnace. Oh, in furnace, ha? Oo. Oh, komportable siya. Oh, in furnace. Oo. Oh, super komportable siya.
And then meron ditong maliit na TV. Yes, maliit for me. Kasi usually, malalaking TV na napapagistayan namin. Meron ditong study table or working table. Tapos, eto yun, namimili pa kami kanina ng view. Kasi nga gusto sana namin makita yung, for example, yung ano ba itsura ng French Village kapag kagabi. So, ito yung view namin. Ito na pala yung makikita namin. Pwede ba itong buksan? Ah, pwede naman, bro. At yung French Village, guys. Grabe, daming tao, no? So, ayan yung French Village. Yung ibang mga turista, it's 3 p.m. na kasi halos. Mag-uwian na. Kasi ang day tour ay 10 to 3 p.m. Tapos meron pang night tour naman na 3:30 in the afternoon hanggang 10 p.m. So yeah guys, ito na yung room natin. Ang kulang pa nga pala, wala man lang closet. Ayan o, ito yung mga gamit kaagad namin. Nakikita nyo ba? Kung saan na lang namin pinaglalagay. So yes, to be honest, na-surprise kami. Alam nyo naman kami, very honest. Kasi syempre, it's a 7,800 pesos room, di ba? So, ang iniisip namin parang ano talaga, fabulous, ganyan. So, hindi. Napaka-simple na room. Eh, makikita nyo naman. O, lilipat ulit ako para kitang-kita nyo. Ito na kagad yung kama namin. O. Diba? So, super, super simple lang nung room namin. And then, napaka-basic nitong room. So, para sa may 7,800 pesos. Para sa akin, ha? Sa dami na natin na pag-istayan. So, mahal talaga to. Pero, syempre, ito na naiisipin natin. Na ang binayaran talaga natin dito, yung pinaka-lugar mismo, yung Bana Hills. And, tignan natin, hanapin natin yung pinaka-pool area kasi isa din yung sa may excited ako. Kasi, if ever, ito yung kauna-unahan namin mag-i-stay ng hotel na merong, ano nga tawag doon? Heated pool. Heated pool! So, tignan natin kung ano kayo. Kasi, ang dami namin na pag-swimmingan. Gusto namin mag-swimming ng gabi. Pero, pagdating na ng mga 8, nanginginig na kami kasi malamig talaga yung tubig o kaya mahangin. So, doon kami excited kasi pwedeng tumambay-tambay lang, relax-relax lang. And then, syempre excited din kami sa breakfast tomorrow. Tignan natin kung marami rin bang variety, maraming pagpipilian. So, yun yung may papakita namin sa inyo para malaman ninyo kung worth it ba talaga ritong mag-stay at least a night. Pumalik kami ng reception kasi hinahanap namin yung pool area. Hindi rin namin makita-kita. Ang laki kasi talaga nito. So, saan daw? Straight daw. Oh. Tapos? Diyos ko. Diretso. Kaliwa. Papunta pa lang ng pool area para na rin kaming namamasyal. Diyos ko. Parang hindi rin ganun kadali mag-check-in. Oo, hindi madali siya mag-check-in. Kasi ang daming pang churba. Ayun na nga. Tsaka paano mo siya may-enjoy kung ang lalayo? Imagine yung, ito yung reception area. Tapos yung room namin, nasa may kabilang building. Tapos itong pool area, nasa may ibang building na naman. So let's see mamaya kapag gumabi na. Tapos kapag nakita natin yung pool area, baka naman kasi talagang sobrang ganda. Diba? And then yung breakfast tomorrow, talaga namang fabulous din pala. And then masasolo natin yung Golden Bridge na ang tawag na ngayon ni Enzo ay... Crowded Bridge. So tingnan natin, kasi yun pa lang, kapag na-solo natin yun, yung na-enjoy natin siya na wala masyadong tao, eh, worth it na yung 3,500 pesos. Heto na siya. Ano? Swimming pool, ayan o, nakalagay yun. Swimming pool. At isa, no? Ayan o. May nakalagay naman swimming pool. At hanggang 9 p.m. Please use your room key. Ah, ayan o, ang gagamitin nyo rin, yung inyong keycard. O, oh, taray. Ay, ito na yun. Hindi. Parang may nakikita ako. Ano eh? Ay, sorry. Sky pool. So, guys, nagulat ako. Ito na yung pool. Alam ko, may nakikita akong sky pool eh. Ayan. O, diba? Tapos, meron doong slides. So, magtanong tayo. Alam ko, meron pang ibang pool dito. Naku! Ano ba yan? Dito, wala pa. Wala tao. Confirmed. Ito na nga yung pinaka-swimming pool. Ano ba naman yan? Nananaginip yata ako nung nag-book ako nito eh. Kasi ang akala ko talaga, parang nasa, ano siya, parang open air, parang outdoor pool. Parang maganda yung pinaka-view. So, nananaginip yata ako. So, ito. Ito yung may slides. So, upang batang-pambata naman dito. Ayan o. May slides dito. So, ayan pala siya. So, ilan yung pool niya? So, parang ano naman yung pool niya? 1, 2,
Tatlo. Meron din yun yung kanina doon, yung pang-adult. So, tatlo naman. Pero talaga, promise, hindi ganito talaga iniisip kong pool. Ang iniisip ko talaga, yung ano talaga, yung outdoor. Imagine mo kung outdoor yun, matatanong mo yung mountains, tapos matatanong mo din yung ano, yung mga villages dito, yung French village, ganyan. Akala ko kasi ganun, isang picture lang pala yung nakita ko. And then yung nagpa-picture pala, I mean, yung picture pala ng model nila, nadaya pa. Eto, nandito. Nandito siya nakapwesto. So, kaya akala ko, ano siya, open. So, hindi pala, guys. Tapos tignan nga natin kung heated pool talaga siya. Hindi ko na rin ma-differentiate kung heated pool siya. Kaheated siya. Oh, in fairness, heated. Oh, sabagay yung singaw, oh. Oh, heated pool naman siya. So, ano ayun. Kasi, sobrang lamig sa labas. Mm-hmm. Kung ano talaga, dahil malamig niya rin. So, ayun. Akala ko talaga, ano siya. Yun na nga. So, anyways, ayan. Ito yung swimming pool. Ano naman siya, malaki. Kaya lang, ano eh. Hindi nakakainggan yung mag-swimming, no? Hindi siya nakakainggan yung mag-swimming. Kasi parang napaka-normal na swimming pool lang niya. Unlike kasi, di ba, kung outdoor, kahit gano'ng kaliit yung outdoor, parang nakakainggan yung mag-swimming kasi ang ganda ng view, ang sarap tumambay. Eh, tingnan nyo naman dito, paano ka naman dito makakatambay? Diba? So, ang mangyayari niyan, dito tayo tatambay mamaya kapag wala ng tao. Eto, pwede na kaming maupo rito. Ay, oo nga. Ang init sa loob dito, malamig na. So, dito, mamaya, pwede na kami rito maupo. Kahit saan dito. So, imagine, medyo masusolo namin to. Hi guys! It's 6 p.m. Grabe, nakatulog kami ni Enzo. Actually, siya lang. Ay, ako lang pala. Oo, pagoda. So, ito na yung itsura ng Bana Hills or ano ba ito? Dito kami sa may French village. So, ganito na yung itsura niya kapag ka 6 p.m. Mas konti na yung tao. Ayan. Although, bukas pa siya for public kasi nga meron ditong, anong tawag doon? Night tour, pero mas konti na, di ba? And then, iba na yung vibe niya, guys. Kasi nga, syempre madilim na, tapos bumubukas yung mga ilaw. Eh, no, ganda niya na, di ba? So, ayun lang yung advantage. Kapag ka ganito ko, grabe, ang lamig. Mas malamig ngayon, guys, kasi kanina. Oo, ang lamig. Tapos, guys, so, sana nakikita ninyo. Ayun, no, kasi, oo, may fog kasi, oo. Oh. Nakikita nyo ba yung mga fog? So, ang ganda ng fog, nakaka-add siya nang ano nga, yun nga, mystery, nakaka-add siya ng vibe. So, ganun yung itsura niya, kaya ang gandang tignan ng paligid. So, kung sa last episode, nakita nyo kung gaano karaming tao dito, ngayon naman, wale na wale. So, ang ganda ng vibe niya, to be honest. So, yung vibe, yung kung vibe yung pag-uusapan, yes, gustong-gusto namin siya. Kasi nga, ayun eh, kanina kasi, di ba, parang ang ano ng adrenaline, parang lahat, ano, dapat nagmamadali. Lalo na dun sa may, ano, sa may buffet lunch namin. Grabe, as in, hindi na ako nakakain ng maayos. Kasi nga, parang, hindi ko alam kung parang nalipasan na ba ako ng gutom or nawalan na ako ng gana. Kasi grabe, para kaming nakikipag-agawan lagi sa pagkain. So, ayan, from there, biglang ito na yung may experience ninyo. So, yun pa lang, eh, tingin namin, okay na yun, di ba? OMG, guys, naiiba talaga yung itsura niya sa gabi. I must say, ang ganda niya sa gabi. Ako ha, mas na-appreciate ko siya sa gabi. Ayan, oh, grabe, napapalibutan na talaga kami ng ulap. Ayan siya. Makikita niyo yung ulap. Pati nihilo, ayan, kita-kita niyo yung ulap. Makikita niyo ba yung ulap? Diyos ko, as in, may mga times na dito na siya dumadaan na talaga siya sa may harapan namin. And then, tingnan nyo naman yung vibrance ng colors. Diba? Ang ganda niya talaga. Nakakatulong pa yung mga ilaw. So yes, pakiramdam ko ha. Para lang sa akin, nakapunta na kami dito ng umaga. Nakapunta na rin kami dito ng tanghali. Ngayon, gabi, pakiramdam namin, mas gumaganda siya sa gabi. At yun nga, tapos sumasabay din sa mood na mas kaunti yung tao. So mas nare-relax ka. Ayun nga, mas nagiging ano talaga siya, romantic. So alam nyo na, kung gusto nyo mag-propose, ayan, or honeymooners kayo, dito nyo dalhin. Talaga, promise, dito kayo lumuhod, oh. Dito, dito yung fountain. Tapos dito, meron ditong simbahan. Oh, dito kayo mag-propose. Grabe. Sobrang romantic niya talaga, in all fairness. Yeah.
Sorry guys, medyo matagal-tagal na rin kaming nakaupo, nagmumuni-muni. So dito na namin tatapusin itong gabing ito. So kamusta yung gabi mo rito sa Maybana Hills? Actually, napakaganda ng gabi dito. Ibang-iba sa mga experiences natin before. Yes, actually totoo yun. Alam niyo yun, sa isang igla, from being magulo kaninang umaga, tapos in an instant, ito na kaagad. Di ba nakikita niyo? Napaka-plastic namin kung hindi namin gagamitin yung word na magical. Baka sabihin nyo kasi paulit-ulit yung magical, pero ganun talaga so, siya. So, ito yung mga pagkakataon na minsan nagkakatingin na lang kami ni Enzo. And then, nare-realize namin kung gaano kami ka-bless, titingala sa langit at magpapasalamat sa Diyos na nandito kami mismo sa lugar na ito. Good morning, guys! Grabe, it's anong oras na? 6:45 siguro. Ay, grabe! Nakikita nyo ba? Ang lamig! Kaya naka-jacket na naman kami. Overexposure na naman yung jacket namin. Mga 10 days nyo itong makikita sa amin, guys. Grabe, oh! Grabe yung fog. Nakikita nyo pa ba? Look! Diba? So, now, tignan natin kung talagang medyo masasolo natin ang tawag nito, Golden Bridge. Kasi sabi, 6:15 tuloy. 6:15 magbubukas na daw. Ayun guys! Nasa ulap kami. Ang saya. So ayan, ito yung mga mai-enjoy ninyo kapag ka dito kayo nag-stay sa hotel na to. Guys, this is not sponsored ha. Kaya nga sinasabi namin sa inyo, tignan nyo kung ano talaga yung maganda, kung ano yung hindi. Para just in case, di ba? Ano talaga siya, hindi mo masasabi nga dahil sa lamig kaya mapag... ulap lang siya kasi tip ko malamig. Yun mo, wala namang ano. Wala, maarte na naman sa Enzo. Maarte, o maarte. Maarte. Gusto niya yung ganyan, yung gumagano, gano'n. Oo, ulap talaga siya. Pero yung ulap malamig, kasi syempre, di ba yung ulap, ano, may kasamang water. Ang dami naman pinagsasasabi, naging scientist pa kami bigla. So this is it, guys. Early ride sa may cable car. Dito na kami na Enzo. OMG! Alamig! So ito na naman yung mabilis. Ano lang na kami ni Enzo, pipigilan namin tumili kasi baka may beer na na kayo sa amin. Pero ang bilis talaga kasi dito. Ayan, katulad dito guys, o diba? As in wala pang katao-tao. So ito na yung pababa. Dito yung mabilis. Eh, alam niyo naman ako, for the vlog. Ayan, o diba? O ayan o, ang bilis o. O, ay! O, ay, sorry. O ayan, tumili na naman ako. O diba? Ang bilis, tapos bigla kaming nawala sa kawalan. O, ulap na to guys, ganyan dito, as in ulap na ulap na. Ay, yeah, my yeah. Gosh. Ang ganda ng experience. Ang ganda niya. Oh, ayan, oh, diba? Hilong-hilo kayo sa akin. Oh. Ang ganda niya. Ang ganda ng experience in all fairness. Dito na tayo sa my Golden Bridge. Oh, ayan. Wala nga masyadong tao. Ang problema, ulap, wala rin kaming makita. Ito oh. Ito yung pinaka Golden Bridge. Look! Wala ka na rin makita dahil sa ulap. So yung mga ganitong oras, anong oras na nga? 6:34. So ganito yung itsura niya. Mas konti yung tao, yes. Pero sobrang ulap din naman. Diyos ko, wala kang makikita. Ito yung famous Hans na yan. And by this time ha, magsi 6:40, marami-rami na rin tao. Hindi lang pala kami yung nakaisip na dapat mag-stay dito para masolo namin siya. Ayan guys, diba? Nakikita nyo ba? So ito yung situation dito, magsi 7 a.m. Tapos gusto sana namin dito magpa-picture. Kasi pag nagpa-picture ka dito, ang magiging background mo yung kamay. Tapos pwede kang humawak dito ng ano flag. Discriminate na naman tayo. Wala na namang Philippines. Ano, di ba na din yung Thailand, na din yung Malaysia. Wala talaga tayo. So, wag na. Nagbago na isip namin. Ayaw na pala namin mag-picture dyan. So, ayun guys. So, yeah. Mas konti yung tao. Mas peaceful yung vibe mo yun. Unlike kapag ka pumunta kayo rito ng day tour. As in, ano talaga siya. Medyo magulo talaga siya. Kasi nga, as in, grupo-grupo talaga yung mga dumadaling. At least ito kasi, yung mga nandito ngayon, ito lang talaga yung mga naka-stay dito sa May Hotel. So, medyo mas peaceful, ganyan. Ayan o. So, mapifeel mo pa rin yung vibe niya.
Pero so, ayun, ano? Hindi mo talaga siya masosolo. Relax, no? Parang hindi on the rush ka. Hindi ka nagra-rush, hindi ka nagmamadali. Parang ganun. So, pero kung photo na photo yung gusto ninyo na masolo siya, parang hindi. Imposible talaga. Di ba sabi mo gusto mo mag-organize ng line? Oo. Gusto ko na mag-organize ng line. Kasi, syempre lahat kami, ayaw naman namin na may photo bomber, di ba? So, nagpipicture ako, meron ako photo bomber. Nagpipicture sa photo bomber ako. Parang gusto ko na mag-organize ng line. Oh, wait. Just stay in the line, okay? I will organize a line with you so we can take pictures without photo bomber. So, sobrang kadesperaduhan. Eh, isa daw sa reason kung ba't daw dito nag-stay para daw masolo yung Golden Bridge. Kaloka. Balik na tayo sa hotel. Magbe-breakfast na tayo. So, ayan guys. Wala ka na talagang makikita. Oh, diba? Actually, nawawala-wala naman yung fog or yung ulap kapag humahangin. So, guys, breakfast na tayo dito sa May Mercure. So, sa Enzo ayun. Ako lang muna daw magpakita ng mga food. So, ito siya. Actually, naiya lang kasi kami mag-vlog, pero sobrang kompleto siya. Pero mararamdaman niyo talaga na ang target talaga nila, mga Thai. Kasi ang dami mga Thai food. Yun talaga. Meron pa sila yung mga, ano yung ginagawa sa Thai? Yung mga dinidik-dik-dik-dik nila. Papaya salad. O, mga ganun, yung mga papaya salad, ganyan. So, sila talaga yung target. Kasi nga, ang dami talaga. Puro mga Thai talaga yun nandito. So, anyways, ang dami talaga. Pwede kang gumawa ng sarili mong banh mi, yung bread station, tapos meron silang mga donuts, and then, yun din, meron din silang fried rice, and, alam nyo naman, bacon. Talagang kinuha ko talaga yung maraming bacon kasi yun palang panalo na. Tapos, meron ding fruit. So, kompletong-kompleto. So, tingnan nyo naman, nagmalamok bang kami today, di ba? So, ito kaagad. Oh, ito yung bacon na kinuha ko kanina. Nakita nyo naman yung kanina. Ayan. Tapos, ito yung first time na meron ditong pineapple. Pineapple, puro watermelon yung nilalantakan ko dito. Tapos dito natuwa si Enzo kasi may yogurt. Tapos yung yogurt, pwede mong lagyan ng maraming almonds. Ito, yung sinasabi sa inyo yung banh mi. Oh, ikaw yung gagawa ng sarili mong banh mi. And then, ito yung donuts. Donuts and muffin. Ito, Thai soup. Ayan, Thai soup kay Enzo. Ayan. And then, guys, may pa-coffee. At yung pa-coffee nila, social. Oh, ayan. So, natuwa kami sa breakfast. Grabe. In fairness, hindi tayo binigo ng Mercure. So, ayan guys, napakita na namin sa inyo lahat. Mula pa lang dun sa may hirap ng pag-check-in yung proseso. And then yung actual room namin, yung breakfast ngayon. Tapos yung swimming pool nila, and then meron nga pala ritong gym, pero hindi na namin sa inyo na ipakita. Tapos kapag dito nga kayo nag-check-in, ano ba yung vibe dito sa Mibana Hills kapag ka early morning and then kapag kagabi. Actually ngayon mag-ginaw pa din. Super ginaw. Alas 9 na ng umaga. So yeah, so na-enjoy mo ba siya? Yes, of course. Anong part noon yung pinaka na-enjoy mo? Ay yung gabi, ibang-iba yung experiences sa gabi. Yes. Actually, ako guys, alam niyo naman, napaka-honest namin. Ako, very disappointed lang ako doon lang sa may room. Kasi nga, syempre, inisip namin, lalo na siguro kayo, ha? Kasi kami binayaran lang namin, nag-range lang ng 3,500 to 3,600 pesos. Kapag hindi yan naka-promo, nasa may 5 to 7,500. Yung actual room namin, that time is 7,800 pesos. Kasi nga, naano kami, diba? Na-upgrade kami. So yeah, yung room lang naman kasi napaka-simple niya for that amount. Kasi syempre sa atin, 'di ba, kahit 7,000, maganda na talaga yung room. Isa pa pala, yung swimming pool din pala. Very disappointed yung swimming pool kasi akala ko merong nasa labas, pero understandable naman. Siguro kung merong sa labas na pool, sobrang ginaw. Oo. So ayun, yung breakfast nakita niyo naman, fabulous. Yun lang, hindi super enjoy ako sa breakfast kasi merong yogurt. Pero medyo marami rin namang tao, pero yun nga, hindi rin agawan kasi syempre, yung mga nag-check-in naman dito, hindi rin naman ano na nga, you know. So yun, and then yung Golden Bridge, hindi niyo talaga siya masosolo kahit anong gawin. As in talaga kahit maaga pa lang, marami na rin tao. Ayun nga, bakit ba kasi namin inisip na Enzo na kami lang yung nakaisip noon na kapag dito kami nag-check-in, masosolo namin siya.
For sure, lahat mo nag-check-in dito, pareho ng inisip. So ayun, nagkita-kita kaming lahat doon ng umaga. So ang dami pa rin namin doon. Pero iba kasi nga yung vibe ng ganung oras. Ma-fog, ayan, no, katulad ngayon, maano pa rin, maulap. So nakaka-add siya na nakaka-relax. Hindi nga yung katulad ng day tour mismo na ang gulo-gulo. Yun talaga yun. And then, syempre, pinaka-special sa amin, yung gabi talaga. Kasi ano, nag-iba talaga yung mood nitong paligid. Nagiging mas romantic, tapos mas nagiging spectacular. Charot, spectacular! Hindi, yung mga ilaw kasi bumubukas na siya. Tapos, ano pa man tawag nito, yun na nga, may fog pa. Tapos mas konti na yung tao. So, mas relaxing na siya. Yes, para kang ano, para kang nanonood ng ano, ng mga fantasy movies. Ganun yung itsura. Talagang para ka nasa may castle talaga. Kasi ganun talaga yung vibe niya. So yeah, all in all, marirecommend ba namin siya sa inyo? Yes, kung meron kayong extra time, lalo na kung meron kayong extra money, yes, hindi nyo naiindahin. Ako pakiramdam ko ha, kahit sa 5,000 pesos, sulit na dito. Although, may, pagka 5,000, pag-iisipan na namin yun. Pero sulit talaga, kasi hindi nyo ma-experience yung Bana Hills na katulad na the way namin siya na-experience kasi dito kami nag-check-in. Yes! So, meron ka pa bang gustong sabihin? Wala na. Inaray. So, magkita kita po ulit tayo sa mga susunod pa natin travel vlogs. Bye, everyone. Bye, guys.